A blessed day. I'm Edwin Valles, your host for this podcast, Be Not Afraid, where we listen to stories and journeys of LGBT persons through their Catholic faith. Yung Be Not Afraid podcast po is brought to you by Faith Watch TV, which is produced by the CBCP Media Office. So now that we're celebrating the Marian month of May, no? So ngayong buwan ng Mayo, maraming pesta, at binededicate natin yung buwan ng Mayo na flower offering to the Blessed Mother. So, binayayaan po tayo na magkaroon tayo ng guest, no, sa isang very prominent Marian devotee, no. So, pag-uusapan po natin yung Marian devotion na yan. So, to all the podcast viewers, allow me to welcome our guest, si Brother Nolan Angeles. Brother Nolan, kindly greet our podcast viewers. Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po, Sir Edwin, for inviting me here in your podcast. And indeed, it's such an honor. Allow me to introduce myself to you. I'm Nolan Angeles. I am from Mandaluyong City. I'm a government employee. I am the head of the Cultural Affairs and Tourism Department of the City Government of Mandaluyong. Now, maraming salamat because you have acknowledged that I am a Marian devotee, and indeed I am. And not only as a Marian devotee, I'm also a Basconian. By being a Basconian, it means ako po ay nag-aral sa Salesian educational system o yun pong mga nagpapatakbo ng Don Bosco schools all over the Philippines. So I studied elementary and high school in Don Bosco Technical College here in our city in Mandaluyong. And that is where my being a Marian devotee started. Okay. So ang specifically, no, so generally yung mga congregations po ng simbahan, meron sila parang pamagamayan silang Marian devotion event na quite specific, no. So for the Salesians, ang Mary po nila, so Mary quote unquote will be si Mary Help of Christians, no. Tama po ba, Brother Nolan? Tama. Yes, yes, tama. Basically, ang Salesian congregation kasi ay itinatag ni St. John Bosco, an Italian priest na nabuhay noong 1800s. And then, sa dream niya, nagpakita ang Mahal na Birhen, which Don Bosco eventually gave her the title of Mary Help of Christians. So, the devotion to Mary Help of Christians has been part of sabihin na natin the Catholic and the world history for many, many years already. And dito naman sa Pilipinas, the devotion to Mary Help of Christians, I would say, is siguro nasa range ng 100 years already. Because by this year, 2022, kung ito lang ang pagbabasihan natin, the National Shrine of Mary Help of Christians will be celebrating the 100 years arrival of the original image of Mary Help of Christians, which is located in her national shrine in Paranaque. So kapag yun ang pinagbasihan natin, then we can say na yung devotion to Mary Help of Christians started here in the Philippines for 100 years already. Pero yung Salesian educational system, yung mga Don Bosco schools, nagsimula lang naman yan mga a little below mga 1950s eh. So sabihin mo ng mga roughly around more than 70 to 80 years, parang ganon. But the devotion to Mary Help of Christians started here mga 100 years already. Okay, so salamat po sa information na yun. No? So pag-usapan natin yan, yung centennial celebration ng arrival of the image of Mary Help of Christians parang towards the end of this episode. Pero siguro pag-usapan po natin, kayo po personally, paano po nagsimula ang devotion nyo kay Mary Help of Christians and paano po kayo nag-grow sa devotion na yun? Okay, automatic kasi yon na kapag nag-aaral ka sa isang Don Bosco school, wala kang makikita day in and day out kundi ang image ni Mary Help of Christians. Kasi nga, yun yung pinopromote nila. No? Gamitin na natin yung term na pinopromote nila. So makikita mo yon sa bawat kwarto, makikita mo yon sa library, sa auditorium,
lahat, lahat ng kanto at sulok ng eskwelahan, makikita mo talaga yung image, yung picture ni Mary Help of Christians. Plus, of course, yan ang ginagamit ng mga kaparian at ng mga teachers nyo in order to introduce the title of Mary Help of Christians. So basically, being an elementary and high school student, that's the way that they inculcate your mind, diba, with the title of Mary Help of Christians. But I would say, my being a Marian devotee started sa bahay pa lang, but not with the title of Mary Help of Christians. So, si Nanay kasi is a Marian devotee, I would say. Ang devotion ni Nanay, like any typical Nanay, ay nasa Our Lady of Fatima. Kasi yan yung isa sa mga sikat na titles ni Mary Help of Christians. So, si Nanay, meron siyang devotion sa Our Lady of Fatima, sa Mother of Perpetual Help din. Deboto din siya ng Nazareno, ng Santo Niño, mga ganoon, di ba? So, my mother would always take me to Baclaran Church every Wednesday, to Quiapo Church every Friday, nagsisaint Jude pa kami every Thursday. The typical Metro Manila Filipino mothers. Okay, so si Nanay yung nagturo sa akin ng how to pray the rosary, how to give respect, how to show love and reverence to the Blessed Virgin Mary. So, parang ganon. So, nung pumasok ako sa Don Bosco Schools, 1977, 78, something like that, malinaw na sa akin na isa lamang ang ating ina, si Maria. Pero alam, hindi nakagulo sa akin yun, na parabang, Nay, bakit ganon? Tinuturuan mo ako sa Our Lady of Fatima, pero iba ang itsura ni Mary Help of Christians. Parang gano'n. So, malinaw sa akin yun. So, yun siguro ang masasabi ko on how I started as a Marian devotee. Nagsimula siya talaga sa loob ng bahay. Okay, tapos, so siguro, I would say, inano na lang siya, yung ninurture na lang ng eskwelahan kung saan ako nag-aral, which is Don Bosco Mandaluyong. Okay. So, maraming salamat, no, Brother Nolan. So, nakilala ko po si Brother Nolan kasi ako rin po personally nag-aral po ako sa school ng mga Salesians, no? So, doon po ako nag-masters ng theology, Don Bosco School of Theology. Meron po kami isang requirement na paper sa Mariology na kailangan namin mag-interview para sa paper na yun. So, nung time na yun, wala pa akong kakilala masyadong Marian devotee. So, ginawa ko, nag-attend ako ng Intramuros Grand Marian Procession, no? So, tapos habang nandun ako, ang gusto kong anggulong tingnan kasi is alam ko naman na marami LGBT persons ang deboto ni Maria. So ang gusto ko tingnan is paano ba yung mga LGBT persons devotee ni Mary. That's true enough, nung nandun ako sa IGMP, naging katabi ko mga Becky. So in-interview ko sila, kinakausap ko sila about their devotion. And then may isang Becky na nagsabi na may isang padating na delegasyon ng devotee na medyo maingay yung talagang fiesta atmosphere. Tapos sabi niya, ayan, no, si Sir Nolan, isa sa mga sikat na Marian devotee. So sabi ko, tapos nakakaalala ko pa yung damit mo na para medyo colorful, na medyo Muslim-inspired yung outfit. And then, sabi ko, okay. So ito yung Marawi, di ba? So yung image yung Marawi, na I remember that. Tapos sabi ko, I think ito yung i-interviewin ko, no, si Brother Nolan for my Mariology page. So, siguro it illustrates lang na from yung the seed na pinlant ng kanyang nanay in terms of Marian devotion, malayo po yung ano, 'di ba, man narating, 'di ba? Kasi so siguro ayun po yung interesting na parang i-share niyo po sa ating mga podcast viewers, yung transition from a personal devotion, 'di ba, nagro-rosaryo, dinadala ka ng nanay mo into a really parang highly visible Marian devotee. Night, you had your own image, pinaparada mo, di ba, yung parang pinapadisplay mo. Ano po yung naging transition? No? Paano mo narating yung point na yon na in fact meron kang image na inaalagaan at ini-spread mo yung devotion na yun to others? Siyempre kahit papaano, di ba, kapag nasa mind mo na talaga at nasa puso mo na talaga yung pagiging Marian devotee, hindi na siya mawawala. Okay?
And then I would say, karamihan naman ng mga LGBT natin ay mga mamasboy yan eh. Yan ay maka-ina. And narinig ko nga yung sinabi mo kanina na karamihan sa mga Marian devotee ay members ng LGBT sector. Yes. Kasi ano eh, may connection eh. Diba? Dahil nga karamihan ng mga LGBT natin ay maka-ina. At kapag Marian devotee ka, definitely maka-ina ka. Anyway, just to answer your question, so syempre, dahil nga doon sa punto na inculcated naman sa mind ko at sa puso ko yung pagiging isang Marian devotee, so that's doon na nagsimula yung lahat. So even after college graduation, active pa rin ako sa church, active ako sa mga Marian activities, hanggang sa nagkatrabaho ka na, kumikita ka na ng pera, and then you wanted to do something good, and then kahit pa paano, you started out. Nung una, namimigay-migay lang ako ng stampita, ng picture, and then all of a sudden, eto na, namimigay na ako ng images pa isa-isa, and then nagiginang palima-lima, nagiginang pa pito-pito, sampu-sampu. Eventually, hindi ko na namamalayan, nagta-travel na ako sa ibang probinsya, bumabiyahe na ako, nagpapakargo na ako ng mga images, and just recently, with all humility, nandun ako dun sa level na nakapagpagawa na ako. Just recently lang to ng chapel somewhere in Naga dedicated to Mary Help of Christians. So yung parabang na yung devotion, no? Kung dati puro pamigay-migay, well na sige, makapagpagawa na ng chapel dedicated to Mary Help of Christians, lalo na yung sa mga probinsya, dun sa mga nangangailangan talaga. But basically, again, to answer your question, yung pagiging Marian devotee talaga, dapat yun, inculcated yun sa roots mo, sa pagiging bata mo. At yung pagiging bata natin, nagsisimula yan sa pamilya talaga. Diba? So kung mahina yung foundation mo, I don't think it will be strong enough to carry you for the rest of your life. Parang ganon, diba? Baka mangyari doon yung pagiging Marian devotee mo, maging parang pakitang tao lang, diba? Kasi kung talagang deep inside yun talaga na nasa puso mo, then every year ile-level up mo nang ile-level up nang ile-level up yung devotion mo. Parang ganon. Maganda. I-highlight ko lang po yung sinabi niyo, no? Kasi maganda yung, siguro parang we can expound it on it somewhere. Kasi sabi mo, yung nagkaroon ka ng desire na to do good, no? So, and yung expression mo of doing good is mamigay ng stampita, tapos gusto mo pahigitan yung next year. Tapos hanggang ngayon, parang yung most recent nga is from image, pa isa-isa, padami ng padami, tapos biglang ngayon nakapagpagawa ka pa ng chapel, no? So yung desire mo to do good, anong kinalaman nun kay Mary, di ba? So bakit sa tingin mo doing good is to be able to share Mary or to encourage other people to have a devotion to Mary? Okay, yung to do good, I really wouldn't say na it has something to do with Mary, but I would say it has something to do basically with my faith. Okay? Alam nating lahat, 'di ba? Kumbaga, wala namang hindi makasalanan sa atin. So parang wala lang, naisip ko lang, 'di ba, na parang sa dami ng kasalanan ko, kahit papaano makagawa din naman ng kabutihan. 'Di ba? Para baka pag dumating yung time na I will be face to face with my God, 'di ba? Kahit papaano papasukin niya pa rin ako sa langit dahil sasabihin niya, okay, kahit may kasalanan ka, pero marami pa rin yung kabutihan na gawa mo. Sige, halika na, tuloy ka na dito sa langit. Something to that effect. Diba? Parang ganun. And okay, sasabihin mo, ano ang kinalalaman nun kay Mary? Then doon ko sasagutin sa pamamagitan ng si Mary yung naging daan
at si Mary yung naging tulay para makagawa ako ng kabutihan. Parang ganon. Na basic lang naman na kaya ako gustong gumawa ng kabutihan because we know eventually all of us will be facing our God, di ba? Parang ganon. So gusto ko on the day of my judgment, in spite of the many, many sins that we all have, kahit papaano naman, may mabibilang din naman ng Diyos na, oh, may nagawa ka rin pala namang kabutihan eh. O sige, pinatatawad na kita sa kasalanan. Mali ka na, pasok ka na dito sa langit. Yung ganon, di ba? Arang ganon. So, I mean, kumbaga yung pagiging Marian devotee ko, yun ang naging way for me to do good. Okay, so maganda yan. So there's also, aside from desire to do good, meron ka rin desire for atonement, di ba, yung kasalanan. Yes. But also, yun na nga, siguro follow-up question dun is, kasi parang you seem to be, parang yun, convinced na si Mary can help you, no, in the day of judgment. So, ang sa tingin ko, no, so ang pinanggagalingan ng assurance na yun is because you had personal experience of the help of Mary, no? So, kumbaga, iba kasi, di ba? Yes. So, pero yung, so, yeah, maybe you'd like to share yung mga highlights of that experience na natulungan ka or nasamahan ka ni Maria for you to have that assurance na at the end of your life, she will be there with you as well, no? So, alam mo, Sir Edwin, sa ngayon na tinatanong mo ko, I really cannot think of any specific thing to tell you kung ano. But I would say probably 1,001, yung ganon, yung napakadami na. Napakadami na ng mga prayers na dinasal, mga prayers na natupad through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Parang ganon. And then going back dun sa tinanong natin kanina na yes, there is that spirit of atonement na syempre, alam naman natin yun eh. Gusto natin kahit papaano naman magbago, di ba? Masyadong makasalanan tong mundo na tinitirahan natin and everything. Much as we don't want to be part of it, there's nothing really we can do about it, di ba? And we know na it's very hard to be good in this world that we are in. But then nonetheless, Mary has shown me the way. Ganun naman talaga yung role ng nanay, eh, di ba? Ganun yung role ni Mary in society na siya yung maging tulay for us to get close to the Father, to Jesus. Parang ganun. So, yun. Pasensya na hindi ko masagot talaga. I cannot think of anything specific. Kasi sa sobrang dami, alam mo yun, hindi mo na binibilang. Hindi ko na para sabihin na, uy, ito talaga ha, ito talaga yung ginawa, ito talaga tremendous. No eh, ang dami-dami na, from small to big to unexpected and everything, parang ganon, di ba? Anyway, ito na lang din. Sige, para yeah, masagot pero, yung tanong. Pero kasi tama rin naman yung sabi mo. Kasi parang paano mo mabibilang yung mga mabuting ginawa sa iyo ng iyong ina, di ba? So, I mean, more or less yun yung context nun, di ba? Nung answer mo. No? So, kasi, yes. I mean, yeah, yung motherhood in itself is a gift, eh, di ba? So, yung spiritual motherhood ni Mary and all the little things that happen along the way. No? So, yan, beautiful. Sige po, Brother Nolan, may share pa po kayo. Paano po, sorry, I can't hear you clearly. Paano nga ulit? Hindi, so sinabi ko nga na parang like yung real life situation, no? Paano mo babibilangin yung mga mabubuting ginagawa ng isang ina, no? So, too many to mention, kumbaga, di ba? So, too many to mention yun. So, ganun din si Mary, di ba? In our spiritual journey, pinapadanas niya sa atin ang kanyang motherhood in many ways, no? So, kaya nga parang siguro, you know, from your point of view, marami siyang, too many to mention siya. Tama po ba? Yes. I remember, no, so I think na-interview ko po kayo 2017, no? Tama po ba? Yun po ba yung Marawi image? 2017 ba yun? Yes. So, mga during that year. Yes. Kasi nung kinakwento mo kanina na you were there in Intramuros, yun yung
image of Mary Help of Christians, which I donated to Marawi. Bigyan ko lang kayo ng konting background and sorry about it. Kung naalala ninyo yung siege of Marawi at nung sumugod doon yung mga Maute group, ang unang-una nilang sabi na natin parang pinasabog, dinesecrate, sinira ay yung pinakasimbahan sa Marawi. It's a Catholic church na ang pangalan ay St. Mary's. Yon ay dedicated yon to Mary Help of Christians. Kumbaga, ang patron na doon ay si Mary Help of Christians. So, alam naman na natin lahat dahil it's all over the news naman kung ano yung ginawa ng mga Maute doon, di ba? Yung dinesecrate nila talaga yung image, pinutulan ng ulo yung birhen, tinapon yung baby Jesus and everything. So, syempre, being a Marian devotee under the title, may kurot yon sa puso ko. So, sabi kong ganon, I will do everything possible para mapalitan yung image na yon sa kanila sa Marawi. And then, I started researching kung ano yung itsura noong original image nila. And then, I contacted a sculptor friend somewhere in Bataan para kopyahin talaga, gayahin talaga kung ano yung original image ng Mary Help of Christians nila sa Marawi. And then that's it. Lo and behold, bago namin dinala yung image sa Marawi, ay pinresisyon muna namin sa Intramuros Marian Procession. I think dun yung nakita mo ko. Tama ka doon. I was in a very colorful parang Muslim inspired yeah, yeah. Parang Muslim yung outfit ko eh. Syempre to jive with the title that I am carrying. So kasi Mindanao yun, di ba? Eh alam naman natin lahat ang Marawi is sabihin na natin Muslim country. So napakaliit ng percentage ng Catholics doon sa Marawi. So anyway, lo and behold, nung nagawa yung image na personal ko siyang dinala doon sa Marawi kay Bishop Edwin de la Peña. And since then until now, nandun yung image. And I hope na sana dumating din yung time na muli siyang makalabas o makabisita muli dito sa atin sa Metro Manila. Yon. So actually amazed na amazed ako doon, no? So yung and then even at the time, no, so napaka-significant yung contribution na yon na i-replace yung image ni Marawi. Pero at the time, almost five years ago, no, meron ng this marami pang grand plan si Brother Nolan, no. So but 5 years later, so ito na, no, binayayaan na, no? So isa doon sa mga na parang napag-usapan namin is sana magkaroon ng canonical coronation yung National Shrine of Mary Help of Christians. Yun na nga, yung magwa 100 years anniversary, no? So ito na nga po, no? So I think it was announced na by May 24 on the Feast of Mary Help of Christians magkakaroon ng canonical coronation yung image ni Mary Help of Christians at the National Shrine of Mary Help of Christians. So maybe you'd like to talk more about that, no, Brother Nolan. So kindly share that parang yung journey na yon and how such a blessing and wonderful celebration it is that will happen on May 24. Actually, yun ay produkto ng maraming taon ng paghahanda. Parang as early as mga 2017, 2018, even with the former rectors of the National Shrine, we've been discussing na talaga yung plan na sana dumating yung time na mag-grant din ng canonical coronation yung image ni Mary Help of Christians, considering na nasa National Shrine siya doon sa Paranaque. Kaya lang siguro talagang hindi pa gusto ng birhen eh, parang ganon. Hanggang sa dumating na yung 2021 na nag-celebrate na tayo ng 500 years of Christianity. So sabi namin ganun, ako siguro maganda na itapat natin yung canonical coronation,
ngayong 2021 kasi maganda yan, celebration of 500 years of Christianity. Pero hindi pa rin nangyari. Diba? Only to realize na siguro talagang ang gusto ng Birhen ay i-celebrate yung kanyang canonical coronation on the celebration of her centennial ng arrival niya in the Philippines, which is in 2022. Kasi according to history and to record, the original image, which will be canonically crowned, arrived here in the Philippines way back in 1922. So 2022 siya makokoronahan. Much as I want to give you the details on what is what will be happening on May 24, I will leave it to the National Shrine. I'm not privy to disclose any details as of the moment. Sabagay, sandaling-sandali na lang naman yung pag-iintay natin. Bukas makalawa, I know, kakalat na sa social media yon, the time, the schedule, sino magmimisa, the activities and everything. But of course, ito naman ay isang canonical coronation na hindi naman nalalayo din dun sa mga ibang canonical coronation. Although, well, yun nga lang, naganap itong canonical coronation at the time na meron pa tayong pandemic. Diba? So, hopefully, marami ang taong makapunta doon sa National Shrine. That is if wala ngang mangyayaring surge itong May, diba, ng COVID. Eh, diba sinasabi ng DOH, baka daw magka-surge na naman, baka bumalik na naman tayo sa Alert Level 2, Alert Level 3. So kapag bumalik tayo sa Alert Level 2, Alert Level 3, Alert Level 4, kung ano-ano man yan, ang epekto nun kasi nababawasan yung mga tao na pwedeng umattend. Eh ngayong Alert Level 1 tayo, wala. Normal na tayo, di ba? So, yun. But basically, one thing is for sure, tuloy na tuloy yun on May 24, feast day niya. Then at the same time, anniversary din, 100 years anniversary ng arrival of the image here in the Philippines. So, yun na yun. So, to answer again, yan ay mahabang panahon ng pagpaplano. Yan ay mahabang panahon ng preparasyon para magkaroon, magawaran ang imahen ng canonical coronation. Kaya lang isang bagay ang natutunan ko sa mahabang proseso ito na hindi yung kung ano ang gusto natin ang pwedeng masunod, kung ano yung gusto niya. Diba? Yung parang gustuhin ko man na 2021, paano kung ayaw pala niya? Gusto niya sa 2022. Diba? Yung dun ko lang na-realize sa hindi, sumunod na lang tayo kung ano yung gusto ng Birhen. Kasi kapag ginusto ng Birhen, Birhen na rin naman ang gumagawa ng paraan. Ika nga ni Don Bosco, di ba? Ano ba to? Have devotion to Mary and you will know what miracles are. Exactly. So, exactly. So on that note, no? Brother Nolan has invited everyone, no, to participate in the canonical coronation. I think National Shrine of Mary of Christians has a Facebook page, no? So, and also YouTube page. So pwede naman pong kahit ano mangyari, anong alert level, all of us can watch it, no? So yung proceedings and dun sa social media pages. And then I'd like to highlight lang yung ending statement ni Brother Nolan, no? Yung docility, di ba? Yung maging ano ka, para namin yung antayan mo na si Blessed Mother ang kumilos, no? So pag-uusapan pa po natin yan. So yun na po yung time natin for this first part of the interview with Brother Nolan. So pag-uusapan pa po natin yan sa next episode, no? So pag-usapan natin sa next episode is yung mga LGBT persons in devotion. So to men, Marian devotion. Pag ninilayan po natin yan, we will do a deep dive on that. So yun. So and to end po this first part of the interview with Brother Nolan, this is your host, Edwin Valles, encouraging you to listen to the words of Christ. No, so do not be afraid. Ito pong image in my background, no, so ito po yung vision or dream ni Don Bosco.
ko, no? Napanaginipan niya po na merong bangka na boat na ano to, parang in turbulent waters, no? Pero yung bangka na yon was able to safely go to the shore kasi dalawa po yung pillars na ginawa ng captain of the boat para mag-guide siya dun sa safe shore, no? So yung pillar po na yon is yung Eucharist, at yung isa pong pillar na po yun is Mary. So again, kung meron po tayong pinagdadaanan na turbulent, huwag po tayong matakot. We can always rely on these two pillars, Christ in the Eucharist and also si Mary, help of Christians.